nakikita, malaking bagay na para masira yung ikot nyo. Kasi posible kayong mag-overthink na baka dito nakapwesto yung Natalia, baka bigla tayong likuran. And yun yung threat. But now, 4 seconds remaining bago mag-spawn ang first turtle of the game. Medyo malapit lang din naman ang both teams sa pag-take na to. Well, speaking of taking up on the first turtle, Tensui onto the Demon Slayers. Mabilis ngayon ang pagkuha niya ng turtle, but Onyx Philippines, kailangan niya problemahin kung paano pumipwesto ngayon ng Echo Philippines. Carl TZ mahatak dito, retrian ang mangyayari, but Sanji secures the turtle with a dawning light. Tuloy pa rin ang bakbakan dito sa pibadang kita, but that is the first blood for Super Prince. Tensui goes down, si Carl TZ ang magiging kapalit, pero Echo ngayon, hindi pa rin talaga tuluyang makakalamang dahil si Deray makakabawi pa. And look at this, si Benny Cutie, ginamit yung sprint niya para makapag-double lane natin. And this evens up the playing field. Ngayon, nakahabol na yung Echo, lamang kaninang Onyx Philippines ng 1,000 gold. But for now, it has been stabilized. Ang malaking difference dito, 3.4k para kay Benny Cutie, nets 3.2k. Very good start para sa isang Claude. Well, speaking of start yan, Carl TZ onto the Genius One. So meron siyang magic defense reduction na pwede ibuga sa Onyx Philippines. Pero ngayon si Yensui, back away, Mystic Field, gumunik. Nahuli siya, pero may counter at Inferno pa. Mabubuhay siya, but Super Freeze with a flicker in. Dawning Light, hindi ko connect na basta-basta. At Yensui, eh makakaligtas pa, pero si Sanford nandito. Coming from Carl TZ, Benny Cutie with a BMI in. Tapos Blazing Duet, pinagbabaril lahat, pero double kill naman ang makukuha ni Super Friends. Ang ganda ng trade-off na yun, ang ganda ng pasok ng Echo, pero Onyx pa rin ang lumamang. Exactly, napaaglupit na stun para pigilan doon agad si Cartesi na gawin. Hindi ko lang na talagang hindi siya nakapag-deal ng damage gaano. Pero yung one kill nga na yun, sobrang laking bagay na. Yep. Which now brings us to the decision. Ano gagawin ng Onyx? Kokontest ba nila itong turtle o dadalaw sila sa top lane? Magkakaroon ba tayo ng cross-map play mula sa Echo and sa Onyx Philippines? Hindi mananakap dito si Rapido. Taking or taken down by Carl TZ. Hindi muna naging successful ang attempt. Medyo naiwala ngayon na top lane. Echo? Si Nets dito mukhang nagkamali ata ng pag-atras at si Benny Cutie napatipi na. Yun na. Pag merong mga late game versus early game matchup kung saan yung team mo ay pang early game centric lang, dahil sa Cult Altar, kahit late game na at pang early game yung hero mo, lumalakas ka pa rin pagdating na late game dahil lang sa mga teamfights. Extended fights, kaso na shutdown! Si Rapido dito, napa-fatal links na naman pero wala siyang nahuli. And Benny Cutie goes in with a BMI in, tapos Blazing Duet. Walang makukuha ang kabila. Makukuha ni Der yung Dawning Light pero mukhang hindi enough yung damage. Si Sensui dito ang magta-tank ng damage from the side of Echo. Pero si Super Fist papasok din. Knock-off! What a save! Commit agad yung Dawning Light, pang scout lang ng konti. Nandito na si Yawi para tingnan kung nasan yung Onyx na magkakadikit ngayon. Paano magiging Lord fight? Magiging worth it ba to? Side ng Onyx Philippines, Santi. Laban dito ngayon mula sa Lord. Naantay pa atan lang. Fatal Links ni Rapido. Pero ang ganda ng pwesto ng Echo ngayon. Agawan naman ang mayayari. Sanford with a Fatal Links. At ngayon naman yung pagpasok na naman ni Benny Cutie. Nako po, yung mga bala na naman ay talagang hating-hati. Pero si Carl TZ makakatapos papre. Sanford and Sanji, hindi hahayaan si Sensui na basta-basta na lang umuwi. Sensui pabalik na, pero Sanford di pa rin pinapakawalan. On to the diversion of Sanji. Kailan niya bibitawan yung Fatal Links niya? Kaya naman lagi siya nakakatakas. Naging immune, but there's a conceal play. Tahimik lang daw muna yung Onyx. Pwede pero sila bottom pumasok. Lane na, bottom lane, may nagpo-push. Nako, si Yawi, trabaho lang. Oh, no, nakita nila si Rabi doon. Lumabas doon sa may bush. Nako, hin lang. So ang maglalaban niya yung sa bottom lane would be si Yawi, si Der, pero agawan ng Lord na mangyayari. But that is a secure coming from Carl TZ. Pero dito rin yung Altara, dito rin yung Blazing Duet. May Dawning Light pa na follow-up coming in from Sanji. Habang ngayon ay nagsisitakbuhan na ang Onyx, si Super Prince, Gabla na lang yung natitirang buhay at hindi pa rin siya pipigilan ni Sanford. But Sensui na lang ang natitira dito sa matchup na to. Sanji at Sanford na naman ang mga habol. Uwian talaga ang mangyayari dahil sa laban na itong Lord. So hindi binibitawan si Yawi dito low. So if ever na si Der humabol doon sa Lord fight, lamang sila. Kasi kulang yung Echo ng isa. Kaso nga lang butas yung bottom lane turret nila. Rapido at mahuhuli dito. Mukhang marireset muna yung Lord. Hahabulin natin nila si Rapido. Fatal Link siya gamitin pero may altar to for the save. Grabe naman yung bitawan dito ni Super Friends. Pero ang dyan si Sanji, nakabang lang. Benny Cutie naman with a perfect timing of his Blazing Duet. Double kill for Sanji. The rookie is showing everyone kung gaano siya kalakas. Sanford and Sanji. The double I'm not entirely sure kung tama ba dalawang tama o ano kung but
That's gonna be interesting para dalawang beses na enhance yung ano mo. Siguro, yung sa atake niya, yung basic attack. Well, this makes sense. Dalaka MP rage din siya. Yeah. We'll see. We'll see. Oh, and, pero yung mga pokes dito ni Sanji, having no hero na katulad ng Masha, katulad ng Esmeralda na pwedeng pumunta dun sa may backlines para pahirapan yung savior, mm-hmm. nagiging free talaga yung game dito ni Sanji. 3-0 and 5 masyadong in this open game. Ang depensa ngayon ng Onyx Philippines story. Wala na rin sa gitna. Depensa na lang ang base, Santi. Mababasagan natin sila. Kaso na uli. Mukhang tatapusin na nga ng Echo to. Hindi sapat ang altar nyo. Dahil yung Echo ay magbabawi na. Very cutie from the back.